Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Itechiwas, mga chikadoryas dyan. In today's video, pag-uusapan naman natin ang pautang online na yan. Nakakaloka yung pautang online na yan, ha? So, ang daming complaints na ating nare-receive regarding sa mga olas-olas na Itechiwe. So, isa sa mga yan ay ang pautang online. Kung naaalala nyo, isa sa mga live streaming natin, talaga naman, kwento ko sa inyo ang experience ko sa pautang online nung last year pa yan. Alright, so I'm not sure kung naaalala nyo pa. Pero shinare ko sa isa sa mga videos or live streaming ko na ang pautang online ay isang scam. So nakakaloka, 'di ba? Bakit siya naging scam? Bakit scam ang bakit scam ang pautang online na itechwa? So before natin sasagutin 'yan, nako, i-check muna natin ang pautang online, pautang online sa Play Store. Okay. So, ito ang itsura. Ito ang itsura ng pautang online. So, makikita nyo sa Play Store. So, talaga naman, it's under LHL Online Lending Incorporated. And nakikita natin siya, registered siya sa SEC under 3119 Certificate of Authority at saka ang isa sa mga Ola nila or online lending app nila is yung pautang peso. Okay, magkapareho lang yung mga yan. Alright, so, and their SEC registration is CS20191669. Yan yung SEC registration nila. And ang pautang peso na isa sa mga Ola nila ay na-report na. Okay? Na-report na may mga complaints na ang pautang peso ay lumabag sa data privacy. So, ang daming nag-report sa kanya noong 2019. So, it was published noong October 4, 2019 ng National Privacy Commission due to violation of Data Privacy Act. So, actually, marami sila. It's 67 OLAS ang nai-report noong 2019. And isa sa mga yan ay yung pautang peso, which is under LHL Online Lending Incorporated. At hindi ko maintindihan bakit nandyan pa rin sila, nakaregister or nakalista pa rin sila under List of Recorded Online Platforms sa SEC website. Nandyan pa rin ang LHL Online Lending Incorporated. Nakalista pa rin sila dyan. Okay? Despite of complaints na talaga namang nai-report na under this OLAS. So magpo-focus muna tayo dito sa pautang online peso cash na Itechua na isa sa mga talaga naman ng scam sa akin during that time. So, syempre tayo last year, wala tayong medyo gipit-gipit tayo sa budget. So, natatandaan ko November 2021, actually meron na akong account sa pautang online na 'yan. Trinay kong mag-renew that time noong November 2021. And then ang nangyari, syempre fill up si Becky ng information, okay? So, talaga naman, na-grant ko pa yung mga permission na yun, mga contacts, galleries, mga kung anek-anek pa yan, GPS location, talaga naman yung mga hiningi nila. Grinant ko lahat niyan para syempre ma-approve lang at makapasok ako and ma-submit ko yung application. During that time, so may disbursement method, okay? Papipiliin ka ng disbursement method. May GCash, may PayMaya, mga ganyan-ganyan. Tapos may mga Mlulier, Cebuana. So ang pinili ko, GCash, para madali na lang, di ba? Bakit pa ako pipili ng ibang disbursement method? Kung pwede naman GCash at diretso na yan sa GCash ko, hindi na ako lalabas ng bahay at kung anek-anek. Now, na-approve na siya. Siguro mga after ilang minutes, na-approve na siya. Pagka-receive ko ng text messages, yung disbursement method via Mlulier daw. So nakakaloka, 'di ba? So ang ginawa ko, tinawag ko siya sa customer service nila, may nakausap kong babae na Ola agent. So talaga naman. And then sinabi ko sa kanya na I did choose GCash as disbursement method. Sabi ko hindi pwede
paki-cancel na lang yan kung emulier siya. Kasi ang layo-layo dito, hindi ako makakapunta, hindi ako makakalabas ng bahay. Kaya nga Gcash ang pinili ko para diretso na agad eh. Tapos nainis na ako, pinakancel ko na siya. Pinakancel yung application at wag nilang i-disperse. Kasi ang sabi ng agent sa akin, pwede nilang i-check daw sa IT kasi may system issue that time, para may mga error or upgrade sa kanilang disbursement or something. Tapos ginawang rason pa talaga ang MLulier, no? So nag-alibay-alibay itong agent na ito, ginawang rason yung MLulier na yan, nakasama sa system upgrade nila, nakaka-lurkate. Now, sabi niya sa akin, pwede ko naman po ipa-request sa IT namin na i-disburse sa GCash, ganyan. And then, no, sabi ko sa kanya, wag mo nang i-proceed, alright? Wag mo nang i-proceed yan. Hindi ko natatanggapin yan kasi it's too hassle for me. Okay? And then, pinakancel ko na. Then, sabi niya, okay, sige po, ika-cancel ko na lang siya. And then, pagbaba ko ng telepono, siguro mga ilang seconds, 1 minute, okay? Wala pang 1 minuto, dai. May nag-text na. May nag-text na. Confirmation. Disbursement confirmation. Your loan proceed is disbursed sa GCash na sa aking GCash. Nakakaloka, diba? So, na-disburse na daw sa GCash ko. So, it's a scam. Nakakaloka. Kahit hindi ko tinanggap yung loan, yung application, kahit pinakancel ko na yun, ganyan. Tapos, ang ginawa ko, after siguro na-receive ko yan, nabasa ko, re-return ko. I mean, sinuli ko, binalik ko yung dinisburse nila. Na magkano yun, nasa 1,000 something. Binalik ko din agad. So, ibig sabihin, hindi ko pa nagagamit yung pera. Okay? Hindi ko pa nagagamit yung pera at all. Within 24 hours pa yun na. Ilang minuto lang yon binalik ko na agad. Kasi nga, hindi ko nga tinatanggap yung pera. Pinakancel ko na nga siya dahil sa inis ko or whatnot. And then, so, binalik ko yung pera. Pero, yun yung parang net loan proceeds. So, hindi siya buo. Magkano din yung ginutang ko that time? Siguro nasa 2,000 something. And then, na-overdue ako. Dumating na, pagkadating na ng kasi 7 days lang siya eh. Parang nasa 7 days lang yung terms niya. And then, na-overdue ako ng isang araw. So, nag-text na. May overdue na daw. So, kailangan ko na bayaran ng 600 something, mga ganyan. Nakakaloka, diba? Tapos, sobrang asar ko, ang kulit, tawag ng tawag, kung ano-ano sinasabi. Tapos sabi ko, hindi ko na, binalik ko na yan agad-agad nung pagka-disburse nyo ng pera, sabi ko. Bakit pa ako magbabayad ng fees and charges na yan kung binalik ko naman na? And hindi ko ginamit yung pera ninyo, pautang online kayo. Okay. Sabi ko sa kanya. So makulit, talagang tawag ng tawag. Tapos hanggang sa may nag-message na collector sa aking messenger, talagang inis na inis ako. So talagang sinabi pa doon na ganyan-ganyan. So medyo mabait naman yung kausap ko. Pero sinabi ko sa kanya na hindi makatarungan yung ginagawa ninyo. Ganyan-ganyan. So in-explain ko yung side ko. So talaga naman. And then, warla-warla ako. So mega complaints ako that time. Alright, so nakakainis, di ba? So, scam sila. Scam yung jutang-jiningang pautang online na yan. So, ngayon, makikita nyo dyan sa Play Store, itong pautang online na Peso Cash under LHL Online Lending Incorporated. Okay, so as you can see, may rating siya na 4.4 rating. Di ba? Nakakaloka. Siguro mga sila-sila lang din yan. And karamihan dyan, mga complaints, nakakaloka. So, i-check nyo yan, basahin nyo. And ngayon, punta tayo sa about this app. Okay? So, company information, nakalista LHL, Online Lending Incorporated, company registration number, certificate of authority, nandyan siya. Okay, nandyan din yung phone number nila, contact, website, address. And then, dito na sa production introduction na yan. Or, dito tayo sa product introduction. So, loan amount daw nasa
1,500 to 4,000 pesos. And ang period is 120 days, 150 days, or 210 days. That's misinformation. Hindi totoo yan. So, 7 days yung ano lang nila binigay sa akin. That time, 7 days, tas may 14 days. Itong sinasabi ng 120 days, na kalokohan yan, kalokohan yan. Pautang online kayo. Huwag kayong mangloko ng Pilipino. Tapos, ang interest rate, maximum APR is 18% per year daw. Oh, nasa 0.046% per day. Transaction fee, may transaction fee ang mga hitad. Okay, nasa 25 pesos to 130 pesos. The transaction fee is charged in advance by the transaction channel with successful loan. Oh, di ba? Kaya nga ina-approve na nila kasi nga para may patong pa na transaction fee. Kahit hindi nyo naman na in-authorize yung approval ng loan. So sabi, service fee 0%, kaek-ekan. Service fee, hindi 0% yan. May binayaran pa akong management fee dyan nung na-late na ako. Okay, for example, if you choose a loan limit of 4,000 with a period of 150 days or 5 months, the daily interest rate is 0.046%. Okay, transaction fee is 25%, service fee and other fees is 0, then you will need to pay service fee, okay, nakalagay dyan, check natin. Amount in hand, 4,000 less 25 pesos equals 3,975. Total interest fees, 4,000 pesos times 0.046% times 150 equals 276. Monthly interest shall be paid 4,000 pesos times 0.046% times 30 equals 55.20. Okay, total repayment bill at due date, loan amount, total interest is 4,276. Okay, so yan yung buong babayaran mo. Pero ang nakuha mo lang, magkano lang, di ba? Kakarampot lang. So ayun, sa yung sinasabi niyang period na yan, kalokohan yan, hindi totoo yan. Okay, so pagka-approve yun ng loan, mas mataas pa yung fees dyan na ipapataw sa inyo. Kaya wag na wag kayong maniniwala. It's a trap talaga naman. May scam kayo dyan. So ang nangyari, hindi ko na ito i-open, i-install ko na to kasi nga kamamaya makuha pa yung information ko. Last month, may naniningil sa akin. Alright, na taga-pautang online na yan. So, meron daw akong overdue, okay? So, para wala nang hassle, nung last year, binayaran ko na lahat para wala nang tatawag-tawag pa sa akin. Kasi sobrang busy ko din at saka hindi ko maasikaso, hindi ko sila matrabaho. So, binayaran ko na para tapos na. So, ayun. And then, may nag-text nung last month na meron daw akong loan, okay? So, hinaharas na naman ako via email at saka sa text. So, tawang-tawa ako. Kasi sabi ko, bayad ko na yung loan. Kaya, tigil-tigilan nyo ako, pautang online kayo. Mga scam kayo ha. Sabi ko sa kanila. Tapos, i-re-report ko kayo sa SEC. And this is under violation of my rights. So, talagang in-email ko sila. And then, ngayon, medyo tumahimik na sila. Hindi ko alam kung nasaan na sila. Hindi na sila nagre-reply. Tsaka hindi na sila sumasagot sa last email ko, and hindi na sila nagpapadala ng mga payment reminder. Eh, nakakaloka, diba? So beware guys sa pautang online na yun, under LHL Online Lending Incorporated. That's a scam. So illegal siya. Mataas ang interest, nang haharas ng mga client nila. So tandaan niyo 'yan. Before you install an online lending app na 'yan, alamin niyo muna yung mga fees and terms and conditions nila. So huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi nila sa Play Store, yung fine print diyan talaga naman. Read between the lines. So pag na-approve na kayo, hindi ibig sabihin 'yan yung makukuha yung terms. So mas mataas pa yung interest pala niyan. Again, no to online lending apps. Mga illegal loan sharks yung mga yan. Tangkilikin nyo yung mga legit talagang mga digital loans or online lending apps. Huwag yung mga ola-ola na itetsiwa.
So again, wag kayong basta-basta maniniwala sa mga pakulo ng mga online lending app na yan. Again, thank you so much for watching again, and please don't forget to subscribe to our channel and hit that notification bell para every time na meron tayong video, kayong unang mababagsakan ng chika, baka naman nakakaloka kayo. And of course, please follow our social media accounts at Facebook, Instagram, and TikTok. And please share this video for awareness sa ating mga kababayan na huwag nilang tatangkilikan ang mga online lending apps na itatsiwa, dahil kung hindi, masisira ang buhay nila sa panghaharas nila tsaka sa pagkukontakt nila sa inyong mga friends list or mga contact sa phone book ninyo. So wag na wag nilang i-install ang mga online lending app na ite. And don't forget to leave a comment on this video. Maraming maraming salamat, mga ka-itetsuas. Bye for now. Pa-utang-utang na yan. Nakakalok.